yung Avatar of the Guardian na talon sa likod naman talaga. Oh, backline din. And just imagine if makalipad na yung 1-1 tapos nandiyan pa yung Avatar of the Guardian, nagigets mo eh yung formula na gustong gawin ng Maharlika. So, parang bago to sa paningin nating lahat. Pero kung magamit nila or ma-execute nila ng tama, posible talaga na gumana against Blacklist. And Maharlika, they're aiming to take us to game number 3. Well, for Blacklist International, gusto nila i-secure ito para kasama na naman nila si Bonchan sa Dreams. Oo, kailangan si... Kailangan daw dalhin nila si Bonchan. Kasi syempre, kung sino nga manalo dito, yun yung mapipiling coach. So, sobrang crucial nitong finals matchup na to. Mahuhuli si NIX, pero both of Lickers will be burned from both roamers. Si Yu dito, mampupoke lang din. Ito yung kagandahan sa isang savior. In terms of the range, kaya niyo makipagsabayan. Well, yung Eve naman, kailangan niya pa yung level 4 para talaga fully ma-utilize niya with the real world manipulation. Pero in terms of the rotation, mukhang magtatangka pang umikot itong si Wais at mag-steal dito sa kabila. Mm-hmm. Si Wais ay talagang magpipilit yan kumuha kahit papaano ng resources sa may kabila kasi he knows na kailangan niyang i-stall kahit papaano itong kanyang purple buff. At dahil nga darating dito yung turtle in 35 seconds, all in all, ay kailangan niya na mag-rush papunta sa kanyang level 4. And the earlier you get it, the better. Dahil pwede mo pang gamitin yung isang instance ng heavy spin para kumuha ng kill. Oo, pang-ipit din before pa man kunin yung mismong pagong. Pero mukha na palalim ata dito si Jade. Aabutan na nga siya. Ito yung sinasabi mo, butter. Na may instance talaga na magagamit mo yung heavy spin to try and convert it into a kill. Pero babawi dito ang Maharlika Esports. Magtatangang pumasok dito si Toshiya. Andito rin si Yubat. Kill! Oheb with a flicker! Ito ang magse-secure ng kill onto NIX. And with these two kills for Blacklist, definitely an advantage when it comes to the turtle take. Pero hindi pa sila tapos. Pipilitin pa lang gumamit dito ng sprint itong si Yu right after that real world manipulation. Tapos i-zone out na lang nila si Jade pa upang hindi makalapit dito sa turtle take. Mm-hmm. At si Edward ang nakaatas doon sa area na yun. Pero mayroon Avatar of the Guardian na gagamitin, ladies and gentlemen. And this is going to be bad for the side of Blacklist International. Matatakbo kaya ni Wais. That's going to be a dawning light na ilawan dito, ladies and gentlemen, si Wais. Pero si Haji onto the other side of the map will go down to the hands of Toshiya Sato. At habang nangyari lahat ay si Kiel 3-0 na at komportable sa top lane. Ini-sniper si Toshiya Sato right after na makuha ni Toshiya yung kill onto Haji. Meron agad siyang bawi. So, yung trade na yon is in favor of Blacklist kasi never pang namatay itong si Oheb. So mas magkakaroon siya ng time to secure those minions sa paparating. Pero may gank na gagawin ng Maharlika Esports. Pero mukhang hindi sila aabot to secure that kill. NIX. Ngayon, aalagaan lang si Toshiya Sato. Ganun din ang trabaho ni Haji. Pero let's see kung sino ang mas magiging successful na mag-alaga doon sa kanilang mga gold laners. Meanwhile, sa XP lane, mapipilitang umuwi. Itong si Drin Sanity. So again, an advantage for Edward. Mas makakarotate siya if ever na ma-fast clear niya agad yung paparating na minion waves doon sa baba. Mm-hmm. Habang doon naman sa top lane ay magkakasama na si Wais, si Kiel, si Haji at si Madam Lustrick, si Oh My Venus. So ibig sabihin, this is going to be the time na magpipilit na ang Blacklist International into securing those turrets para sa kanilang side. Ngayon, ang tanong dyan, aling side ang mauuna? Yung mid lane or yung top lane? Oh. Mukhang top lane, parang kaya nilang gawing both eh. Kakakuha lang nila ng kill dito. Ang ganda ng combo nung Franco Beatrix eh. After nung hook or after nung kagat, shotgun ka agad. Mm-hmm. At si Toshiya Sato dito ay pinaprotektahan lang yung kanyang torre, pero for Oheb, makukuha niya lahat ng gold doon sa may energy shields. So, masaya na nga yung buhay niya with a 4-0, masaya pa ang bulsa niya. Oo, meron pang extra.
Nag-overtime. May allowance, may allowance. Oo, may bonus dito si Oheb. So may extra siyang pwedeng gastusin. At ito nga ang kanilang gagawin. Reload the manipulation. Haji falls back. Pero ngayon, mukhang nais lumipad ni Toshiya Sato. Pero yung heavy spin ang magiging warning shot upang umatras ang Maharlika Esports. Pero now, yung Maharlika Esports, nagsastruggle sila on their gold lane. Napipilitan doon, lagi pumunta si NIX. And mukhang magiging problema to para sa kanila eh. Kasi lagi nakakuha dito ng position itong si Oheb. Mm-hmm. And ladies and gentlemen, kung nanonood kayo sa inyong mga bahay, do remember that this is the grand finals for the ISF, 14th ISF Bali 2022 PH qualifier. Whoever wins this, mga kaibigan, yung coach nila ang magiging coach at mamimili ng main five. This is going to be somewhat of a, sabihin na, comfort zone para sa team na mananalo kasi coach nila yung kasama nila eh. Oo, mas higher chance talaga sana na mabalasa at talagang makita yung potential kung sino yung pinaka-applicable na pagsamasamahin para doon sa World Championships ng IESF sa Bali, Indonesia. Pero magkakaroon pa ng combine. Pero ngayon, nakikita natin yung double backup na gagawin. Avatar of the Guardian plus the Dawning Light. The layering of skills coming in from Maharlika Esports. Sobrang sakto ng mga bitawan nila at makakuha pa sila ng isa. Dalawa babagsak mula sa side ng blacklist. And ito na nga yung inaantay nilang perfect opportunity para mambaliktad ng laban. Kaso nga lang, habang nangyayari yun, makakuha ng kill ni Maharlika Esports. Kaso nga lang, may ganti lang din doon yung blacklist sa baybalang iba onto Jade. Pero definitely, ito yung kailangan ng Maharlika Esports. Yung ganong klase ng mga clash upang makabangon at makabawi. That is a huge win para sa side ng Maharlika. And not just any win, ha. Kanina pa naghahanap ng farm nito si Toshiya Sato. Kaso, nagiging problema is hindi siya binibigyan ng chance makapagpahinga dito ng Blacklist International. Parang dapat alerto siya. But with those two kills, automatic bumabalik agad sa scoreboard dito yung side ng Maharlika. Kailangan na ng Blacklist dito bantayan yung 1-1 at yung retry. Sobrang casual lang, ladies and gentlemen. At may ikot pa! Ooh, ang ganda talaga ng mga latagan nila dito. Pero si Edward ata papasok doon sa may bandang gitna. Pero tatlo mawawala mula sa side ng Maharlika Esports. Sila yung unang nag-attempt noong clash na yon. Pero sila pa ang nadisgrasya. Blacklist ngayon, nabaliktad na naman ang nangyari kanina. Kung Maharlika Esports na yung may hawak ng alamangan sana, bigla lang tong nagbago. Blacklist na ngayon ang magtatangka mag-push sa middle lane. Tignan natin kung itutuloy nga ba talaga nila. Force to Maharlika Esports na mag-back away mula dito sa ginagawang aggression ng Blacklist. Ibang klase yung pag-clapback ng Blacklist dito na pag talaga may ginawa ka, hindi pwedeng walang ganti. Hindi pwedeng walang ganti. Sinabi mo to kanina, Santi, na kapag may kinuha ka or may nakuha ka sa side ng Blacklist International, hindi sila pwedeng walang gagawin din sa'yo. Nakita mo, inubos silang apat doon sa may mid lane at yung pagkabalik noon is tatlo ang inubos nila sa side ng Maharlika plus sinama pa nila yung Turtle. In terms of economy, ay magiging maganda yung for the side of Blacklist International at gumaganda talaga yung capability nila lumaban for the next upcoming fights. The Insanity trying to run away at papapaflicker siya. And that is already a win para sa side ng Blacklist International dahil walang flicker dito si The Insanity for 100 seconds. Plus. Ako po, Avatar of the Guardian. May Iron Hook, tatama nga ba? Pero hindi. Madaming nagamit dito na resources itong si The Insanity para lang matakasan yung gank na nais gawin ng Blacklist. Tignan natin kung magiging worst hit nga ba yun. Dahil makakatakas naman siya, pero dalawang tore yung mababasag sa may badang ibaba. Pero may bawi din naman ang Maharlika Esports sa may badang itaas. Dahil nasamahan ni Dren Sanity, itong kanyang mga kakampi. Kaso nga lang, the real world manipulation plus the damage coming from Oheb. Ito ay enough para siya ay mapatumba. Pero si Jade, nalapit pa nga ba? Andito si NIX, Toshiya Sato rin kasama. Tignan natin kung makakalipat siya with the help of that crossbow of tongue. Pero andito na rin si Edward, pwedeng pumuesto at mag-detour. Ikutan niya ang mga miyembro ng Maharlika Esports at biglain na meron niya siyang kalmot. Si NIX, ang ganda din ng mga plays na pinapakita niya dito. Pero nakita naman natin si Wise, ginamit niya na
yung kanyang heavy spin kahit walang referee. Ladies and gentlemen, nakuha pa rin yun side ng blacklist. Edward mapaparusahan ni Jade, and that was a good barrier para side ng Maharlika. NIX, ladies and gentlemen, doing his work properly. At may hook na magaganap doon. Merong bloody hunt na kakagat. And Blacklist International, ladies and gentlemen, lost two people. While for the side of Maharlika, si Devin Sanity lang. Oo nga eh. Yun yung win na mga kailangan nilang mga trade eh. Na kahit papaano, lumalamang sila, nagkakaroon sila ng space para makahinga at makakuha nga ng mga kailangan nilang resources. Kasi kung papansinin natin sa team fights, palag-palag sila eh. Ang ganda nung team comp nila na meron silang Avatar of the Guardian, may Untog, may Lipad. So yung Blacklist, hindi basta-basta nagmamatapang. Kaso nga lang, yung mga ganun pag overextend, talagang magkukos dito ng disruption for Maharlika Esports. Wala silang jungler, tatama yung Ironhawk pero hindi lang tutuloy pa. Kaso nga lang, may dalawang mauuntog dito at papasukin nga ba nila? Nanalo kung aabot pero sobrang layo pa dito si Asato. Baka walang follow-up from Maharlika Esports. Pero ngayon, tuloy pa rin ang Blacklist. Real World Manipulation, bibitawan na. Nais nilang cancel ito, pero the Dawning Light will connect onto two members. Andito na ang Blacklist. The Sniper! Coming in from OEB! Again, hindi ako magsasawang sabihin to. The Filipino Sniper! Ladies and gentlemen, that really takes a lot of skill to hit. At nung nakita niya na hindi lumiliko-liko si Toshi Asato, pinihit na ng sniper ang kanyang barrel at kinalabit ang gatilyo. Ladies and gentlemen, tumba! Tumba ang 1-1 doon sa fight na yon, at dahil doon, tumba ang mid lane turret ng side ng Maharlika. Iba ang pupukan dito ni Oheb. Looking at the instant replay, low na si Toshi Asato, at sabi niya parang, uy, mabubuhay na ako ah. Pero sabi ni Oheb, not this time. Pag natutok na talaga, parang homing missile yung bala niya eh. Sumusunod doon sa kalaban eh. Meron talaga siyang meron talaga siyang affinity o natatanging talent sa pagtama ng mga ganong klaseng mga play. Yung mga high impact targets o yung mga high priority target nila, natutumba niya ng long range at hindi na-expect ng kalaban na team na mangyayari at lalabas yun. Nakikita natin dito na yung Blacklist eh talaga namang in control, knowing na nakabasag na sila ng inhibitor 13 sa may badang gitna, pero mag-a-attempt pa rin ang Maharlika Esports. Dalawang conceal ang magagamit from both teams, but the Lord is spawning real soon. Pwedeng makuha to ng Blacklist, pero hindi rin malabo na kumontest ang Maharlika Esports dahil nga doon sa mga team fight palag-palag talaga. Mm-hmm. And ladies and gentlemen, this is something that you really have to look at if you're on, sabihin na lang natin, if you want to see how Blacklist plays against Maharlika Esports, you really have to look at kung paano binibigay ng importansya sa skill. Kasi for the longest time, nakikita natin, yes, Wise uses a lot of those utility tanks, pero pagka si Kiel talaga ang nauna at nakuha na magandang game, you would know na magiging aggressive etong mga other members sa side ng Blacklist. Oo, mas magiging matapang talaga sila sa mga ganung pwestuhan. Pero ngayon may untog na naman. Avatar of the Guardian din, pero makakatakas dito si OM. Kaso nga lang hindi na makakaligtas pa si Haji. Habang ngayon ay mapapatakpan na rin si Oh My B. Low silang pareho, pero papalag pa rin. Kukuha dito ng mga stacks si Toshiya Sato. Nice siya lumipad. Pero ngayon makakuha siya ng isa. Real World Manipulation, nandun lang sa mismong kanto. Pero si Edward ay aabutan pa si Toshiya Sato ngayon. Yan, napakasakit na Bataray Gun. Coming in from you. Ito ang kinakailangan ng Maharlika Esports kanina pa. 3 kills plus the Lord. Ngayon, sila na ang magkakaroon ng kontrol sa laban na to. My goodness, this is somewhat surprising para sa akin na Maharlika Esports. Nagkaroon sila ng konting window doon para baliktarin lahat, and they made it count. Tatandaan natin na hindi sila pwede count out all in all dahil meron nga silang 1-1. At yung mga plays na ginagawa ni NIX at ni Drin Sanity ay sobrang on point. Pagka tumama yung wild charge, isure mo na or ilista mo na natatama din
yung Avatar of the Guardian, pero merong aggression na ginawa doon inside the Blacklist International at pati-takedown nila si Jade. Nakuha nila dito si Jade na masyadong nag-overextend doon sa pagsama niya sa Lord at hindi niya in-expect na kaya nga talaga silang bigyan dito ng combo ni Haji tsaka ni Kel. Kaso nga lang may bawi din dito ang mga Harley Quinn Esports. Haji goes down, but that is a trade for the jungler. Kailangan nila dumipensa dito sa pagbandang gitna. Pero sobrang tapang na ng mga Harley Quinn Esports. Makakabasag pa sila ng Sectores sa taas. Tingnan natin kung kakayanin yung inhibitor turret. Ando na yung Faker Untog, kaso nga lang may ipet. Real one in the finish, yung bibitawan din. Godlike na dito si Oheb. Kaso after nung lipad, naabangan siya sa may bandang ibaba. Ngayon tatakbo na itong si Dren Sanity sa gamit ang kanyang Avatar of the Guardian. Nabaliktad na naman in a snap. Alam mo, Santi, dito natin nakikita kung paano binuo ng Maharlika yung momentum na yon para lang ma-take out ng or ma-take down, ma-shut down ng Blacklist International yung momentum na kinuha nila. And without Toshiya Sato, alam ng Blacklist International na pwede na nilang tapusin to, kaya humaharap sila. Real world manipulation is there. Yung buhay ni Wise bumabagsak ng bumabagsak, at Wise dito gumamit na ng heavy spin para hindi makalapit yung members na side ng Maharlika. And Avatar of the Guardian will connect. Mauhulid dito si Madam Blue Streak, and that is going to be Toshiya Sato with the cleanup. Ang ganda nung kanilang pick doon sa gato. At nakikita natin dito at this point of the game na talagang sobrang useful nung Avatar of the Guardian niya. Kaya talaga nila pinili ito for this very reason na para makakuha nga dito ng stacks itong Toshiya Sato. Makuha niya yung weakness points pero papasok ata sila kung ang papalagan na. Pero si Edward makakapag-sustain pa. Haji is low. Pero abutan siya na paglipad. Here comes the crossbow tang coming from Toshiya Sato. Haji goes down. At kung makaabot pa dito si Wise kasama si Yong Mai Venus upang dumipensa. Pero delikado ang kanilang sitwasyon sa ngayon, Butters. Since yung Maharlika Esports, ipa-fast Lord lang. 4v5 situation. Lord Pit is up. Lord will go to the side of Maharlika Esports. Nahuli si Wise dito na isang stun. Guardian's Barrier, hindi mababato ng maayos. Drain Sanity going out for the Avatar of the Guardian. And look at this initial man, Toshiya Sato. Lumipad na ang 1-1. Ito ang mahirap pag nakalipad. Hindi mo siya matatablan at hindi siya makakaramdam ng kahit anong damage siya pwede niyong ibigay. Yue palit kay Oheb. So at some point masasabi natin, medyo fair, kaso nga lang may Lord yung Maharlika Esports na kasama. So ngayon, tingnan natin kung paano ito dedepensahan ng Blacklist International. Definitely, Maharlika Esports with the upper hand. Makikita ba natin na magagalawan nila dito yung members of the Blacklist International? Real world manipulation, pinihita, Santi! Ito yung pang-cancel nila doon sa Real World Manipulation, yung Avatar of the Guardian ni Dren Sanity. Kaso nga lang mukhang kakayanin nila, going for the base lock na Maharlika Esports. Isa na lang at makukuha na nila. We have a game number 3. That is Maharlika Esports securing game 2. At times, ladies and gentlemen, we all love ourselves an underdog story. And for Maharlika Esports, it is an underdog story. Dahil they're going up against the very same people na nagbigay ng karangalan sa bansa natin. And right now, one win away from making a statement and putting pro teams on notice na hindi lang pro ang malakas sa Pilipinas, kahit amateur team din.